Binabati ko po lahat kayo. Alam nyo, nakakabilib po talaga ang istorya ng bawat Pilipinong na nakatira ho dito sa Japan. Promise, so one day I'll be here again. Next to. De, alam mo, plano ko talaga in the future pagka ano, kung bibigyan ako ng pagkakataon at gugustuhin ho ng ating Diyos, eh dito ho tayo titira. Alam niyo yun? Bakit to? Eh kasi sa Pilipinas eh. Anak ng wedding, oo. Boto tayo ng botong kapangalan lang eh. Anak ng wedding, walang mangyari sa Pilipinas ng gayaan. Puro pangalan lang. Anak ni ganito, anak ni ganire. Anak kayo ng tutsa, yan ang nangyayari sa Pilipinas. Hindi, walang biro ah. Kailan kaya matatapos ang time na hindi na ho tayo boboto dahil sikat ang ating mga politiko, mga kandidato. Ngunit boboto tayo dahil sa accomplishment. Sana naman ho ganun na. Hanggang kailan kaya tayo boboto dahil sa family name, ha? Ewan ko lang, ha? Eh, sana ho doon naman tayo sa accomplishment. Kasi kawawa hong bayan natin. Maniwala ho kayo sa akin, kawawa. Alam mo, pagka nandito, ikinikwento ko ho nga sa Mocha Girls kung papaano, ano ang difference ng politika ng Japan at politika ng Pilipinas. Ang salitang honesty is the best policy dito. Hindi totoo naman, pero sa Pilipinas, so eh. pagalingan, ganun. Pagalingan maitago. Ha? Yung huli na, hindi pa kulong. Hindi, diba? Totoo naman eh. Ito, hindi ho siya binababa natin ng Pilipinas, ha? Pero huling-huli na, sa akto na, anak na ito, tsaka yun, nakalaya. Tapos, justice is served. Anak na, weteng. Anong justice is served? Hindi, ito na lang, imagine ninyo. Isipin nyo, hindi ho anak yun, o, ng isang opisyal. Aabuti ng siyam-siyam yan sa kulungan. Maniwala ho kayo sa akin. Bago ho matapos ang kaso niyan, eh. Dahil ho sa anak ng ano, anak ng tucha talaga nangyari. Hindi, di ba ho? Sabi ko nga, ito ho ang nakakainis dito. Bastusan na ho, binabastos ng bawat Pilipino. As in, binabastos na ho tayo ng mga opisyal ng gobyerno. Pero pinagtatanggol pa rin po natin. Ang dami pa rin pong bulag. And ayun naman ho talaga nakakabuisit eh, di ba? Ang dami pa rin hong bulag. Eh, paano ho asenso? Hindi ko nga maintindihan eh. Ito ah. Alam nyo nung nandito kami, ito, hindi ho biro ito. Bago kami pumunta, kasi last 3 days before kami pumunta dito, dun lang ata nakuha ng magulang ko yung visa nila papunta dito. Eh, nag-try ho ako nag-book. As in, wala ho talagang booking. Wala talaga from hotel. Kaya nga magkakalayo ho yung hotel namin at saka na, pati sa plane, hirap na hirap po, ang taas ng presyo. Pero siyempre, gusto kong matuloy ho, tinuloy na lang ho natin para ho, alam nyo, pagdating ko ho dito, ang dami na hong Pilipino. Tapos nakakatuwa kasi pamilya. Tuwan-tuwa, tapos maririnig mo minsan, makikichismis ka, makikimarites ka, di ba? Makikimarites ka na tuwan-tuwa sila dahil pinapaliwanag minsan na magulang sa mga anak ko, ano, itong Japan, ganyan-ganyan. Sabi ko, ganito na lang ba tayo mga Pilipino? Puro na lang tayo pangarap. Pangarap na sana ganito Pilipina, sana ganito ang bansa natin. Mapa-transportation. Kasi dito, hindi mo masasabing walang tao sa Tokyo. Ay, pumunta ko kayo sa Shibuya, pumunta ko kayo sa ano na lang eh, during rush hour, bumaba ho kayo sa train, ha? Grabe ho, as in, first time ko nakakita, actually marami na, pero itong huli lang, talagang nakakita yung tipong siksika na, yung gumagano na, yung tulakan na, yung nakikita natin sa YouTube. Akala ko kasi noong una, parang joke-joke lang yun eh. Pero talagang tulakan na para makapasok. Ibig sabihin, sobrang dami ng tao. Pero,
Bakit wala kang makikitang sasakyan sa kalsada? Pwede ka pa nga mag-TikTok sa kalsada. Hindi, hindi ako nagbibiro. Ganun o katindi yung transportation system nila. Kasi mapamayaman, mapamahirap, gumagamit ng tren. Bakit to? Kasi ho, on time. As in, hindi papalya yung minutes, yung pagitan. Even dun sa Shinkansen nga eh, di, actually, si Mocha kasi madalas mag-Shinkansen noon. Eight, parang ano yun eh, nakalimutan ko na. Halimbawa lang, hindi ako sure kung anong oras yung eksaktong time. 1:50 nakalagay sa ticket. Kami, ng Mocha Girls, dahil hindi pa nagla-lunch, bumili muna kaming kape, mga 1:40. Tapos sabi sa amin ni Mocha, bakit kami, anong ginagawa nyo? Uy, antay lang, di naman maalis yan eh, tatawagin pa tayo niyan. Hindi, walang ganun eh, di ba? Alam mo yung tatawag-tawag pa. Wala, wala. As in, kailangan, pag sinabing 1:50 nakaalis na. Parang dumaan lang. Dumaan lang ho talaga yung 1:50, wala pang 2 minuto. Hindi ka pa nga nakakaupo, umalis na eh. Ganun katindi. Dahil nga, napaka-importante ng maaga. Ibig sabihin, napaka-importante ng punctual. Importante ho sa kanila yon. Dahil pag nalilate, naiinis ho sila, nagagalito. Kasi nga, pag nalate yon, malilate ka ngayon sa opisina. Eh sa atin, hindi ito biro, hindi, at hindi rin ito pambababa sa mga Pilipino. Ha? Eh sa atin, pagka malate ka, traffic sir eh. Tapos sabihin mo sa boss mo, sir, traffic eh. Alam mo, sa ano nga, sa Mocha Girls nga, pag ako binigyan ng dahilan na traffic, sasabihin ko, ilang taon ka nang nakatira sa Pilipinas? 20 years ka nang nakatira, ngayon mo lang nalaman na traffic? Nito doon naman, di ba? Yung palusot ng mga empleyado, sir, traffic eh. Grabe talaga eh. Ano? Ilang taon ka namang nabubuhay sa Metro Manila, ngayon mo lang alam na traffic? Eh di umalis ka ng maaga. Hindi totoo naman, di ba? Ganun ho tayo. Kasi nga ho, yung tayo yung tipo ng alam mo na ngang matraffic, pero katagal-tagal mo magbihis, naliligo ka pang paulit-ulit kahit anong ligo mo, wala naman nagbago sa amoy mo. Di ba? Totoo naman eh. Sana ho eh medyo ano na ho tayo, magkaroon na ho tayo ng kahit papaanong disiplina. Eh, ewan ko lang, talagang ganyan eh. Ewan ko, nakita nyo ho yung pinost ko sa Facebook. Di ba? Yung sa Facebook na nakita nyo na yung sinabi doon na huwag tumayo. Mag-reserve ng parking. Sa tabi niya na, ha? Nandun yung sign. Ah, laki-laki. Tapos tatayo pa rin sa parking. Nauna ako. Di ba? Ganun eh. Nauna ako. Hindi kayo pwede. Nakasulat na nga sa tabi. Bawal mag-reserve. Ano to? Bobo? Tanga. Sabi ko nga eh, minsan, it only reflects kung bakit ganito ang bayan natin. Bakit? Ito ha, ikonekonekta nyo. Kung doon sa simpleng bagay na yon hindi marunong magbasa o kaya tanga o bobo, walang disiplina, paano mo ma-expect na boboto ng tama yun? Di ba? Bakit to? Eh kasi nga o, kung doon pa lang bobo na, tanga na, ha? Wala nang disiplina, paano pa kaya pagka nagboto yan? Siyempre, hahanapin yan, sino ba magbibigay dito o... O kaya pag nakita ng alaw, okay yan. Kasi yung tatay niya magaling. Hindi, di ba? Oh, laging ganun tayo eh. Tatay niya magaling. Ha? Instead na ano eh, iboto yung dahil sa accomplish. Hindi, kasi apelido niya ni. Eh. Wala talaga. Oh. Anyway. Simulan na ho natin. Hindi pa ito ba natan? Kwentuhan pa lang po ito. Ay, may nanonood na pala. Akala ko lang mag-isa. Akala ko naman, kayo naman kasi. Okay na, maraming salamat to. Thank you very much. Nagkikwento lang po ako dito. Ayan, basa-basa nga tayo ng mga comments. Oh. Eh, sandali, may nag-message pala sa akin. Banat bay, animal ka. Magkasyado ka maingay. Sandali lang, ha? Makinig muna kayo. Wala kayo. Ayan, sabi ng iba talaga. Kaya pala, alam nyo, dito sa Japan, huwag kayong tatambay-tambay yung tatayo-tayo.
Lalo na sa pag-tren. Kasi yung tumatakbo yung mga tao dito para habulin yung tren eh. Wait a minute. Lola. Yan, nandito pa tayo hanggang January 18. Ang balik po natin sa Pilipinas, January 18.